Hello, magandang araw, Tropa Beats. Ngayon po, araw ng Linggo. Ako ay magbablog tungkol dito sa pag-alongside ng barko, pag-ikot. Ayan, dito po kami yon sa Sweden, Norrköping. Ayan po, umiikot po siya. Ayan, para malaman nyo kung ano nangyayari sa amin dito. Ito po ang witch. Choy, umati ka naman sa ating mga kababayan. Mga trupa, ayos lang. Alright. Ito lang po pabati, birthday niya po bukas. Tonton, happy birthday! Umati ka naman, makita na misis mo. I'm ready to meet. Kaya binati po niya yung sarili niya. Okay. Birthday niya po bukas, gagawa natin ng handa yan. Cake, sunset, syempre. Yan, umiikot ang barko. Ito ang winch. Mamaya gagamitin niya sa pag-init. Kaya ng control. Ayan, umiikot, nakita nyo. May pilot po yan. Ang pilot na tinatawag, siya yung sumampa kanina ng 8 a.m. sa pilot station. Inatin siya ng pilot boat. Siya po nag-drive ng barko simula 8 a.m. hanggang dito. Pero ito pong pag-ikot, palagay ko si kapitan yan. Kasi si pilot, recommendation lang po ang binibigay niyan. Ikaw pa rin ang magdadrive, ang kapitan. Para alam mo, yung kaliko ng bituka ng barko mo. Ayan. Oops, ayan na po. Malapot na po sa pier. Ayan, nakikita niyo po yan. Bali, alam po yung pier nila. Napakaliit. Siya alongside. Nakastambay na mga AP. Stambay na si Pinsoy. Stambay na si Tonton. May hawak na siyang dipping line. Ibabato niya yan. Diyan ikakabit ang mooring line. Ayan. Nakita niya kung paano gigilid. Mahaba yung barko namin, pero yung pier nila napakaliit. Yan, makikita nyo mamaya. Yan, dito naman tayo inside. Malamig talaga. Akala nyo mainit. Malamig. Ilang ang ating mga kapits. Uy! Ang liit. Hangit. Yun, nakita nyo doon. Naka-stambay yung mga Swedish. Sila mag-aabot. Kukuha lang aming lubit. Stambay ang winch. Winch siya yung magbabatak ng lubid. Hydraulic po yan. Ano ton? Birthday boy, ready na ba? Ready ka na? Ready na pa. May birthday pala to si Tonton. Ayan na, ready na daw ha. Tingnan nyo kung paano niya ibato ang heaving line. Expert to. Pagtagal nito, boso na to. May video natin kung paano. Lalayo tayo dyan. Sila naman, mga magagaling pumwesto yan sa lubid. Mga expert siya mga yan. Kasi, delikado yan. Pag naputol, pag tinamaan ka, talagang putol ang tatamaan sa'yo. Kaya lagi kaming safety. Yung mumuring. Napaka-delikado. Safety first. Yan po. Hintay na lang ng go signal. Babato na ni Tonton the Great. Ang heaving line. Kaya buusap sila kung saan ibibigay
ng line o lubid. Ang utos yun ng kapitan. Tayo sila ng utos, may radyo sila. Magbibigay sila na distance. Ayan, ibabuto na ni Tonton. Bumuelo na. Ayun. Oh. Ayun, oh. Oh, kukunin ng mga Swedish. Ang natawag na heaving line. Tawag po dyan, upspring line. Para hindi makalayo ang barko. Kasi kung hindi yan ibibigay, baka dumiretso doon yan, sumadsad kami, bumangga. Pero hindi mo mangyari yan. Magaling naman si kapitan. Yan, pinibigay po. Pinahatak naman ang mga Swedish. Yan yung line. Sasabit ko yan sa bollard. Ayan, bigat po yan ha, lalo pagbasa. Ganyo, lalaking tao yan. Okay na daw. Ito na, hinahatang na nila Bensoy at Tonton. So ako, nasa stamp camp. Layo ako kasi pag naputol yan. Pula ko. Dati tumutulong ako dyan, ngayon daw ako pinapatulong kasi merong bridge eh. Pero sa mga bago ko, tumutulong talaga ako. Ayan po yung pier to. Yung pier napakaliit, pero yung barko namin ang ganyan. Medyo kami didikit. Ako kasi yung lukungan. Tulog dito sa amin. Ayan. Yung line. Dali pa rin siya. Yato ay panikapitan. Ayan. Ayan nyo, malapit na oh. Isang dali pa lang po yan. Ayan yung witch. Nakatak siya. Ready naman sila mamaya sa isang line. Malamang doon. Napakalayo. Ayan yung natawag na silo po. Ayan yung conveyor. Kukunik yan. Kailangan po sakto. Sabi pa, dumating dito dati yung sumbarko namin eh. Hindi nagkasya. Kasi wala silang discharging na equipment na ganyan. So umalis kami yung bumalit. Yan po. Ang unang binibigay talaga spring line. Upspring line man o forward. Ngayon po umatras kaya upspring line ang binigay. Matawag si Nano kay Bensol. Ngayon po ay lagpas alas 12 na mamaya pa po kami kakain kasi unahin muna yung pag-init ng barko bago ang kain. Ganyan po ang nangyayari pag kayo'y nagsimat. Tsaka na po ang kain. Importante lahat po dito ay mapag-iilid. Ayan. Ayan. Labit na. Kita nyo? Ayan. Dikit na. Unti-unti lang. Magaling naman si Tano. Kapitan. Kita nyo? Laylay spring line. Dinidikit niya ng sarili niya. Hindi siya dumidepende sa spring line. Kasi baka mabutol delikato. Makakita ang pinagdidikit niya tsaka itatawag na boat thruster. Para magkaliwat kanan ng unahan ng barko. Binibira naman ng witch.
Neutron yung upline. Ibibigay po yan. Ayan. Inali niya muna po yung tipping line na galing na shore. Naariya po ni Tonton yung spring line, upswing line. Kasi kumahan siya ng position. Ayan, secure. Kita niya. Para wag na umandang kasi position na po yan. Kami kasi yung lupit baka maputol. Delikado, ayan. Karinig nyo, tumutulog yung lupit ha. Tuk, tuk, tuk. Pag naputol yan, putol talaga. Okay, bye-bye, see you next time.